Today, lockdown. So, wala akong trabaho. Pero, ang kinagandahan nung nagtrabaho ako yesterday, may napulot akong mga copper. And, yung copper dito, okay rin ang kitaan pag may nakolekta akong mga scrap. Especially copper, brass, tapos mga heavy metal. Anyway, yan. So, nadaanan ko to. Ito ginagawa namin ng asawa ko pag umi-extra ng extra cash. You know? So, tingnan natin kung gaano kadami nakuha kong copper. And nilagay ko lang dito. Set food. Para magandang balik ng pera sa'yo, kailangan pure copper lang talaga ang ibigay mo sa kanila dun sa junk shop. Kasi pag hinaluan na yan, bababa yung value. So like this, pure yan. Pero pag mga ganito, may halong brass, kailangan putulin natin. Yan. Tabi natin yan para sa'yo. Tapos there was a time na kasi nag-aabang rin ako ng mga free heavy metal online, yung mga ayaw ng hassle pero kaya namin gawa ng paraan at tanggalin yung mga malalaking equipment gamit yung machine namin. So So yung part ko, maghahanap ako online. Tapos tanong ko asawa ko na, ano, okay ba to? Kaya ba? Kaya ba 'tong trabaho? So last week yung isang malaking concrete mixer, mga 2-story high, umabot siya ng almost $1,500. So good money working for 4 hours, dismantle the concrete mixer. So ganun lang, para-paraan lang pag ano, mahina yung kita, gumagawa kami ng paraan, sumasidelet kami para alam mo yun, mahirap na sa panahon ngayon pag yung kita or income mo na out of budget ba? Kumbaga. So, gawin natin. Medyo madami-dami rin pala itong nakuha ko kahapon. So, ito. Nakuha ko to sa, ano, sa street, which is sa loob ng skip bin. Ganun. So, yung skip bin dito, malaking basurahan siya na gawa sa metal. Tapos, chinek ko yung loob. Ito yung laman. Sam. Eh, okay na. Value ng copper. Hindi naman lugi na uwi ito. Para putulin yung at ba? Yung part. Mabigat. Ito pa. Ang kinakagawian ko rin dito, nadala ko sa Australia, ang mga ulekta ng mga damit, mga gamit na kaya ipasok sa balikbayan box. At dun sa company na tinagtatrabuhan ko ngayon, yung boss kong babae, nangungulekta na rin siya ng free clothes for me. Sa mga kaibigan niya, binibigay niya sa akin. Tapos, ayun, good thing, dati abutan ako ng 6 months bago makabuo ng
ng gamit para mailagay sa balikbayan box na yun. Naku, in a month lang, yung junk ko sa loob ng bahay, puno na. Tapos ito, dagdagan na naman natin. Yan. Ito, mga damit ito, na binigay sa akin. Yan lang. Pag narob yung balikbayan box, syempre, babayaran mo yun. Diskarte lang rin yan. Gawa-gawa paraan na hindi mapagastos ng madami. Huwag gumastos ng pera para lang malagyan yung balikbayan box. Kung pwede ka naman mangolektan ng free item sa online, puntahan mo lang, kolektahin mo lang para maging sayo. And sa mga, dahil yung trabaho ko, I'm driving all day, like starting 7 to 3 or to 4 p.m. Siguro sa isang buwan, may nadadaanan akong isa, dalawa, tatlo na mga free items sa street na nadadala ko sa bahay. At yung item na yun, yung kasya sa balikbayan box. Item ko, kung makita nyo sa loob yung mga nakuha ko, mga free. I think dalawang beses lang ako nagpadala sa Pilipinas ng balikbayan box na gumastos talaga ako na, I mean, siguro budget ko 100 bucks, kunti pa lang yung 100 bucks na yun.